Praise the Lord. Let's open our Bible in the book of John. John chapter 15. Verse 16. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, he may give it you. Thank you, Jesus. Let us pray. Lord, again, we are so thankful, Jesus. Deep within our hearts, Lord, thank you for the healing sa aming mga kapatiran, sa aming lahat. Thank you, Lord, for answering always our prayers, for the visitors that you've given us every Sunday, for the outpouring of the Holy Ghost. Thank you, Lord, for the anointing of your word. Marami pong salamat, Jesus. And today, if there's somebody that needs healing, Lord, be it done today, Jesus. We claim it according to your most precious name, the name of Jesus. And again, pour out your Holy Ghost, Lord, to our visitors that needs it. Lord, we love you. We praise you, Jesus. In Jesus' name, amen. The title of our preaching, Elected to Eternity. Elected to Eternity. But before that, to our mothers, nagsisigawan na sa labas, Happy Mother's Day! Pag nakita ng nanay na yung kanyang mga anak ay nasa maayos na sitwasyon, yan ang happy. Pero pag mga anak may bisyo, pasaway, lahat, ay huwag mong i-expect na ang mama at papa ay masaya. No? Yung heartache na yan, mananatili yan hanggat nakikita ka na anak, no? Tayo na mga anak. But we are so thankful for all the mothers, no, andito sa church natin. Thank you, Jesus, dahil kung hindi sa kanila, wala tayo dito. No? For our mother, no, spiritual mother sa church, thank you also. Sa mga leaders natin, thank you, Jesus. Dahil ang church natin hindi mabubuo without them. No, and thank you for all their advices. Thank you, Jesus, sa pag-alaga mo sa kanila, sa mga nanay natin. No, kahit nanay natin in the flesh, kung andyan pa sila, no, let us continue to love them. No, continue to respect them, obey them. No, dahil ganun pala eh. Pag ang magulang mo tumatanda, number one, pumapasok na yung kakulitan. No? Baka hindi pa po kayo maabot doon. No? May mga ganong punto na pala. No? But sa atin na mga anak, no? Pero pasalamat tayo pag ang magulang natin, lalo na yung nanay natin makulit, magpasalamat tayo dyan. No? Dahil, no, nung bata pa tayo, ayaan na natin yan. Minsan, pag mayroon pa nga eh, no, nagkukwento na, pero gumaganon pa yan eh. Di ba? Oo, kwento ka lang, wala nang ganyanan. Di ba? Oo na. Yung ganon, but, no, bago tayo mag-react minsan, ang kulit-kulit mo, no, just think about it. No. Eh, magdahan-dahan muna tayo bilang mga anak, dahil masakit din yun sa part nila. No. Yun yung lagi eh. Nung tayo ay bata, ilang beses ka nagtanong, haba ng pasensya nung magulang natin. No. Nay, tay, ano yan? No. Wala pang one second, nay, tay, ano yan? Paulit-ulit. No. Pero ang haba ng pasensya nila. And also to those husbands, we must love our wife. No, kailangan mali natin sila, no. Dahil 'yun talaga ang kailangan natin, no. Yung sa loob ng pamamahay na 'yan, no. Dahil kung ano tayo, it's a reflection of our wife, no. Ay nagpapakita 'yan kung paano tayo alagaan, paano tayo asikasuhin, no. Dahil sabi nga nila, ang pagiging nanay, ang pagiging wife, sabihin mo sa bahay lang siya. Hindi madali 'yon.
Pagising sa umaga, siya na magpiprepare ng lahat. Siya na magluluto, siya na mag-aasikaso, siya mag-iisip lahat. No. So kung sasabihin mo, buti ka, andiyan ka lang sa bahay, ako, no, 16 hours na sa opisina, matindi ang trabaho ko doon, buti bahay ka lang. Subukan nating palitan ng isang linggo. No. Sigurado sasabihin mo, sa opisina na lang ako. Yun minsan ang akala natin madali yung trabaho ng isang nanay, ng isang wife o isang nanay. Hindi madali. But yung ganong persistency, yung ganong klaseng tibay ng isang nanay o wife ay hindi kaya ng lalaki yun. No, binigay talaga sa kanila ng Diyos yun. And we are so proud, Lord, for giving us mothers in the church. Thank you, Jesus. Honor to them. We praise. And also, reminders, mayroon na tayong ano dyan, no, dahil ang reklamo natin or yung nahirapan tayo nung ilang linggo na dahil ang Maynila talaga nagbawas ng pressure ng tubig natin. So to make everyone comfortable in this place, kasi minsan pag gumamit sila ng bidet, no, kawawa naman sila. No, yun, brothers, no, anong problema natin? No, yung ano natin. So, wala talaga, but thank you, Lord, sa mga nakaisip ng mga kapatiran. No, at ang nag-approve, thank you, Jesus, na nakabili tayo. So, kita nyo naman, may pressure na. Thank you, Jesus. No, andyan na yan. No. But again, our responsibility is to take care. No. Ingatan, alagaan natin dahil andyan ang pressure. So, ang tendency naman natin ngayon, yung sakto lang, yung sakto, kasi atin yan, mga kapatid. This is our church. No, atin ito. Anything na lumalabas dyan, kurente, tubig, kasama ka dyan sa pagbayad. No, lahat tayo kaparte nito. So, it is our responsibility. Ingatan lang natin, alagaan. No, para lahat tayo ay maging komportable ang sitwasyon, but coupled with responsibility and obligation. No, na kailangan maayos lang natin. So, andyan na yan. Yun, gagana lang naman yan pag Sunday. No, kasi pag kami lang dito, walang problema ang pressure na yan. Kayang-kaya. So, pag Sunday, yun lang ang ginagawa natin. Under observation pa kung gaano kalakas ang hatak niyan sa metro, sa ano natin. But para sa atin lahat yan, mga kapatid. No, and thank you, Jesus, na nabuo rin natin. Thank you, Lord, for the strength, no, sa ideas na binibigay niya sa atin lagi. So thank you, Lord. So mamaya, sigurado, you feel comfortable and you enjoy. No. Mamaya. So kasi kawawa talaga yung mga kapatiran natin na mga kababaihan. No, sa atin na mga lalaki, walang problema eh. No. So again, you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, he may give it you. Tomorrow will be our election day. No. Election natin bukas. National election. Pang-16th na yata ito eh. No, mula umpisa. Pang-16 na yata ito na national presidential election. 16 na, no? So, hindi ba 16? So, mamaya, mamaya, sigurado tayo dyan. Basta, andyan yan. So, bukas mangyayari yan, mga kapatid. And we're praying, Lord, for a peaceful election. No, maging maayos lang ang lahat. And Lord Jesus, ikaw na ang bahalang maglagay yung mga tao na may takot sana sa iyo. No, kung sila man ay manalo. No, so bukas, andyan na yan. And everyone is very busy. No, sa paghahanda, lahat gagawin ng politiko. Yung mga alipores niya, lahat, no, gagawin nila. Mamayang gabi, sinasabi nila, ito na ang matinding gapangan. No, may dalang bigas, may dalang cash, may dalang kasama na yan. O ito, ang 500, magkano yung bigay ng kabila? 1,000. O sige, ito, 2,000. Mamaya. So paglabas mo mamaya, i-check namin kung ano ang binuto mo bukas. Babalikan ka namin.
Pag hindi mo binuto si ganito, babalikan ka namin, lalo na sa mga probinsya. No? Ganon katindi, ganon ka-worse, ganon kasama, ganon ka-wicked ang eleksyon pag ang tao ang namili. No? Pag lahat ito ilagay mo sa kamay ng tao, sigurado sira-sira. Because ang tao hindi kagaya ng Diyos na kagaya natin ang kaisipan ibang klase. So everyone, lahat gagawin ng politiko, lahat ng pangako, nakita naman natin. At ito lang ang eleksyon ngayon na mas matindi ang involvement ng tao. Hindi na nagpapansinan sa loob ng bahay. No? Yung kwarto mismo, yung higaan, may kulay pink, may kulay pula. No? Magkapit bahay, may ilaw na pink, may ilaw na green, may ilaw na pula. No? Grabe ka-involve ang mga tao. Ano ang prayer ng mga tao sa ngayon? Yung iba, Lord, sana matapos ng eleksyon para magbati na kami ulit. No, just for the election. No. Just for the president, for the vice president, for the senators na uupo ng 6 years. But after that, panibago na naman. No. Ganun ka ang sitwasyon ng pagpili ng politika dito sa mundo natin. Ay talagang hindi natin pwedeng asahan, mga kapatid. But it is really different from the selection, from the choices that God has made. No? No, again, elected, anong title nga natin? No, elected to eternity. Lahat ng nakaupo sa pwesto, kahit na andyan, no, nung time namin ni Sister Grace dyan sa Malacanang, yan ang trabaho namin. Sister Grace, ano? Lahat ng uupo sa pwesto, kami ang gagawa niyan. O ano ang requirements, lahat kailangan, ganito, ilagay mo diyan, o kumpleto ba siya, ombudsman, sandigang bayan, NBI, lahat, yung qualifications niya, pwede ba siyang maging undersecretary, pwede ba siyang maging director, pwede ba siyang maging ganito, lahat asikasuhin namin yan. And there are times, yung ilalagay sa pwesto, nakalagay kung only a term of 2 years, 3 years, no, depende, ganun, at the pleasure of the president. Pag iba na ang presidente, iba na ang papalit sa'yo. Depende kung gaano kakalakas. No, ganun ang takbo ng sitwasyon. No, minsan, kahit hindi ka qualified, pero kung ikaw malakas sa presidente, panalo ka pa rin. Palakas, Sir Grace, no? Ganun ang takbo. Nakabase sa kung gaano kakalakas, nakabase sa kung ano ang kakayanan mo, lahat qualifications para lang maupo ka sa pwesto. Lahat ng tao nag-aagawan, no? Isang presidente lang ang uupo, pero buong Pilipinas ang nag-aaway-away, lahat para diyan sa posisyon nila. Pero lagi ito, mga kapatid, the opposite side. We are so thankful to Jesus na hindi na tayo kasama dito, na pati tayo nakikipagbakbakan. Number one, bago ka makipag-away dyan, makipagbakbakan, siguraduhin mong butante ka. No. Dito sa atin, baka ilan lang ang makakabuto rito. No. Grabe, inaway mo na ang lahat. Pamilya mo, nanay, tatay, paninindigan, matindi. Kasi ganito, grabe, biktima kami nung panahon na yan. Idadamay mo pa kami. May paganyan-ganyan. Tapos pag tinanong mo, hindi pala butante. No? No. Akala mo lahat ginawa na. No. But our seat, no, ang trono sa Malacanang, isa lang. Presidente, siya ang upo doon. At wala tayong, we are not qualified to be there in that place. But we are so thankful to Jesus that our throne, our seat is not in Malacanang. Our throne is in heaven. Our throne is in heaven, mga kapatid. No, lahat. No. Di bali nang hindi tayo piliin ng mga tao, no, dito sa mundo. No. Di bali nang hindi tayo piliin dito dahil pagdating sa qualifications, wala tayo. Basahin ko lang ito saglit para may idea tayo. No, ito bukas naman mangyayari ito. Para may idea tayo. Requirements for eligibility to run for the President and Vice President of the Philippines. At least 40 years old. Kailangan 40 years old ka. A registered voter, single or married.
able to read and write, kailangan marunong magbasa at sumulat, a male or female Filipino citizen by birth. Eh, ganun naman talaga, babae at lalaki lang. A resident of the Philippines for at least 10 years. Dapat nakasampung taong kanya immediately preceding election. Pag mayor, at least 23 years of age. No, kaya si Mayor Bico, nung bata pa, naging mayor na. Basta pasok ka, 23 years of age for highly urbanized city. 21 years old for independent component cities or municipalities. Registered voter in the city, municipality, where the candidate intends to be elected. Kaya ang ginawa ni former President Irap, nung tumakbo siya as mayor sa Manila, binili niya yung property ni Loren Legarda dyan, no, para sa Manila, para pagdating nung election, resident na siya nung Manila. No. Resident of the city, municipality for at least 1 year immediately preceding the election day. Able to read and write Filipino or any other local language or dialect. Yon ang mga requirements. No, hindi pa nila nilagay dito na kailangan may pera ka na panglagay. No. May pera ka na pangbayad doon sa mga tao. No. Kung titingnan natin ito, mga kapatid, are we qualified? No. Para lang umupo sa kapirasong pwesto na yan. No. We are not qualified. No, mahirapan tayo. Pero ang qualification ng Diyos, simple lang. And ito ang sabi niya kanina sa binasa natin, no? You have not chosen me, but I have chosen you. No, lagi ito, mga kapatid, eh. You have not chosen me. Hindi mo ako pinili. Ano kaya ang pakiramdam niyan sa atin? No? Hindi mo ako pinili. Anong balik niyan? No, parang hindi magandang pakinggan, ano? No, you have not chosen me. Pero ang dugtong ni Jesus, but I have chosen you. No. Ibig sabihin, mga kapatid, the day that we made a decision, maling-mali. No, sa umpisa pa lang na tayo nag-decide kung paano pumili, ang pinili natin, hindi siya. No, dahil busy tayo sa buhay. Busy tayo sa lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Dito tayo laging busy. No, kaya wala tayong time, wala tayong maisip na ang Diyos naman ang piliin natin. But the day, no, that God has given us a brand new life. No, ito ang sabi ni Jesus. No, you have not chosen me, but I have chosen you. No, ano ang mayroon sa atin, mga kapatid, na tayo, hindi natin pinili si Jesus, pero anong sabi niya, I have chosen you. What is in us? What is in a man that thou art mindful of him? No, ano ang mayroon sa Diyos, mga kapatid? No, anong mayroon sa tao? Bakit tayo ang nagustuhan? No. Ilagay na natin ito individually sa ating mga sarili. Lord, bakit ako? No. No. Oh, Lord, bakit hindi sila? No. Ilan ang tao sa Pilipinas ngayon? 10 or 11 million. No, 110. Ito minsan ang question na, Lord, bakit kami? No. Bakit hindi sila? Ano ang mayroon kami na wala sila? No, may pera sila, may yaman sila, may intellect sila, may knowledge sila, may kakayanan sila. Lord, ako na ganito, bakit ako? No? And in that way, mga kapatid, God has given us a brand new life. If God has given us a brand new life, huwag na tayong bumalik sa buhay na luma natin. No? If God has offered us a new heart, a new mind, ano pa nakalagay doon? New home, everything. New name, binigay sa atin ni Jesus. It is all, lahat, brand new. Huwag na tayong bumalik sa luma. No, brand new na nga eh. Hindi ito refurbished, hindi ito second hand. God has given us a brand new life. No, because God is planning us. No, because God has chosen us not to stay in this place. Pinili tayo ng Diyos para hindi manatili sa lugar na ito. This world is out of course. Kahit gaano kakabait dito, kahit anong gawin natin dito sa lugar na ito, lihis pa rin ang mundong ito. That is why ang Diyos may plano, pinili na tayo into eternity, the time will come, makasama natin siya. Ano lang ang kailangan natin gawin, mga kapatid? We must be faithful unto Him.
kailangan magpatuloy tayo. Because you have not chosen me, but I have chosen you. Pinili tayo ng Diyos again. No, iba ang eleksyon ng mga tao sa eleksyon ng Diyos. Ang tao ang pagpili sa kanyang kapwa-tao kahit sa school nga lang eh. Kahit sabihin na lang natin sa pamamahay, sigurado minsan sa pagpili mo dyan sa mga anak mo, may bias dyan. No, sa bahay na lang, sa opisina, minsan pag pumili ka o ganito ganyan, minsan sigurado mayroon tayong kinikilingan. No, may favoritism, mayroon ganito kasi siya, ganito yan, so siya na lang. Because we are respecter of persons. No, mayroon tayong mga basihan na ganong klaseng mga kriteriya. Pero iba ang Diyos natin, mga kapatid. No, hindi natin siya ma-question na, Lord, bakit siya pinili mo? Hindi siya dapat nandito. No, dapat wala siya rito. No, ako, Lord, pwede rito. Dahil you know naman me. No? Alam mo naman ako, Jesus, eh. But we cannot do that. God is not respecter of persons. Ano ang sabi niya sa Isaiah? Basahin natin, mga kapatid. Isaiah 55, daanan lang natin saglit. Isaiah 55, verse 6. Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. No. Seek ye the Lord. No. Hanapin natin siya hanggat nandyan pa siya, hanggat nararamdaman natin siya, while he may be found, call ye upon him while he is near. No. Pag mayroon lang tayong naramdaman na ubo, mayroon lang tayong naramdaman na sipon, tapos hindi ka makarating sa church, iba na ang pakiramdam. No, dahil ang gusto natin na Lord, gusto ko talagang makapunta sa church. No, gusto kong maramdaman every time we worship, gusto naming maramdaman ang presensya mo. Seek ye the Lord, and we are so thankful to God. Dahil right now, every time we worship Him, the presence of the Lord is hovering us. No, ang presensya ng Diyos andyan. No, ibang klase, every time we worship, maramdaman mo ang presensya ng Diyos. Hindi yan ganun, mga kapatid, kasimple. No, because the prophets of Baal, para lang marinig, para lang maramdaman sila, lahat ng klase ng sigaw mula umaga hanggang hapon, ginawa na nila. Lahat ng klase ng sakit sa katawan nila, mga laceration, para lang marinig sila ng Diyos, walang nangyari. That is why it is not, hindi yun ganun kadali na sasabihin mo, Lord, ang presensya mo kailangan nandyan lagi. Nahirapan yung mga prophets of Baal dahil but number one, they have wala silang tunay na Diyos. But for us, mga kapatid, just a mention of Jesus' name. No, kahit tayo lang mag-isa, kahit sa kwarto, saan, nagbabiyahe ka, just a mention or mere presence of Jesus Christ, ibang klase ang pakiramdam. No, because our God is true. Dahil ang Diyos natin, mga kapatid, ay tunay. No, at yan ay yung ginagawa niya sa atin every time. Hindi natin pwedeng baliwalain. Hindi natin pwedeng gawin, ay Lord, ordinary na sa amin yan. No? Lord, every time, every Sunday, Lord, ano na yan? No? Common na yan. No, napagdating namin dito, we worship you, tapos may bisita, bibigyan mo ng Holy Ghost, Lord, that's normal. No, that is not normal. Hindi normal yon. Every time somebody receives the Holy Ghost or isang tao naka-receive ng Holy Ghost in this place, mga kapatid, it's a miracle. No, that is not ordinary. Huwag natin ilagayan, mga kapatid, ay Lord, normal lang, mamaya magre-receive na yan, okay lang Lord, normal. No, we must consider it always a special thing. No, dahil hindi pwedeng gawin nating ordinary yan, mga kapatid. No, because isang tao lang ang magsisi sa harapan ng Diyos, hindi ganun kadali yun. No, para siya makareceive ng Holy Ghost, God, anong ginawa ng Diyos? Kailangan magpapako pa siya sa cross para lang mangyari yung plano na yan. And we must not consider it always na normal. We must appreciate it. Every time merong nagre-receive ng Holy Ghost sa atin, hindi naman tayo dyan altar worker, but we must observe. No, sa ibang part, no, kung hindi ka nag-altar worker dyan, our part is to worship. No,
our part is to pray habang nag-worship tayo na, Lord, no, hipuin mo na ang puso ng tao na yan. No, na mabigyan siya ng Holy Ghost, but because it is also a soul na kailangan din maligtas. No, and every time ang tao mabigyan ng Diyos ng Holy Ghost, ibang klase mga kapatid. No. And that is the way kung ang Diyos, kung paano siya mamili. Because it is not easy, mga kapatid. Verse 7, let the wicked forsake his way. And the righteous, and the unrighteous man his thoughts. Let the wicked forsake his way. And the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. Hindi pala mahirap lumapit sa Diyos. Tayo na tao ang mahirap lumapit sa Diyos. No, let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. Saan lahat nang gagaling mga kapatid? Dito sa isipan natin. No, dito lahat. Yung pag-aaral nga natin, yung apat na T na yon. Ano yung una? Trials, temptations, trespasses, and then troubles. And we are so thankful for that word of God. No, kasi dati, hinahalo-halo natin yan. You are troubled, pero isisi mo sa ibang tao. Pag may trouble ka, ano ang sabi niya? Tayo ang may gawa niyan. No, hindi ibang tao. Pero binabaliktad natin yan, mga kapatid. No. But again, thank you Lord for that word. No. Unrighteous man, his thoughts. Lahat dito nang gagaling. That is why we must be very careful always. No, an idle mind is the workshop of evil. No, lahat na lang, ganun palagi ang reminder sa atin, mga kapatid. No, dahil nakaupo ka lang dyan, pero pwede na tayong masira. No, no, kahit wala kang kausap dyan, pwede kang masira. Lahat pwedeng gumulong sa kaisipan natin. Samahan pa ng mayroong maliit na bagay na yan. No, ikaw lang mag-isa, mayroong kang hawak-hawak na maliit na bagay, maya-maya gumagana na yung isip natin, unrighteous. Ano ang sabi diyan? Unrighteous man, his thoughts. Because lahat dito nang gagaling. No? Sa kaisipan na ito. No, but God has given us a sound mind. No, because of the Holy Ghost, mayroon tayong kakayanan, mga kapatid. Ano ang sabi diyan? Resist the devil. And he will flee from us. He will flee from you. No, lalayo. No, huwag na nating antayin pa. Kasi wala tayong control dyan. Nung umuwi nga kami ng Quezon, nagulat ako pagdating sa bahay, may suggestion na ang Google ba yun o yung Facebook. Sabi ko, Sister Shea, ano to? No. Sabi niya, ano ba yan? No. Parang nakarecord lahat. Sabi niya, oh, this past days, dito ka nang galing. No. Tapos may mga pictures pa. Sabi niya, dito ka nang galing sa lugar na ito, dito ka pumunta, pati yung maps. Kung saan, sabi ko, terrible, ibang klase ito. May mga pictures pa, may mga ganito, kung anong oras, lahat recorded. Sabi ko, sus, wala na tayong kawala sa mundong ito. Our only way out is for the rapture to come. No, dahil kung hindi pa mangyari yan, mga kapatid, kawawa tayo sa mundong ito. No, but God is always offering to every soul. Ano ang sabi niya? Wicked ka, masama ka, unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord. Consider your ways. Yun ang sinasabi lagi sa atin ng Panginoon. No, diyan, kawawa talaga. Kahit in time, sa panahon ni Jeremiah, talagang kawawa siya. Ano lagi ang sinisigaw niya? No, repent. No, magsisi kayo. Bumalik kayo. Consider your ways. No, return unto God. Ano ang sabi ng mga tao? Ano? Wala na. Anong return? Wala na. No, sinong babalikan namin? Wala na. Kaya ang itsura ni Jeremiah, yung, no, because of stress, so much stress, hindi dahil sa personal problems niya, but because of the whole Israelites na ayaw lumapit sa Diyos. But Lord, thank you so much for giving us a heart na hindi matigas. The day that we heard the word of God, thank you, Lord, for touching our heart. No, that we're able to react rightly nung narinig namin ang salita ng Diyos. No, ano ang sabi? Return unto the Lord and He will have mercy upon him, and to our God, for He will abundantly pardon.
Hindi problema sa Diyos ang patawarin ang tao. Walang issue sa Diyos. Kahit gaano kalaki ang kasalanan natin, hindi, huwag mo lang i-blaspheme. No, ang Holy Ghost, yung kanyang pangalan, pwede pa tayong patawarin because His mercy is abundant, no, sa harapan ng Panginoon. No, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways are my ways. No, my thoughts are not your thoughts. No, neither are your ways and my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts. Ito yung sinasabi natin, Lord, thank you so much na hindi ka kagaya namin. No? At bago tayo right now, no, ang mga tao willing na makipag-away para lang iupo sa pwesto yung kanilang nagugustuhan. No? But they are not willing to take a risk, no, para lumapit sa Diyos. No? Hindi nila gagawin yan. No? Hindi nila sisikapin, no, lahat gagawin kahit may risko, no, sa atin naranasan na natin yan. No, but we are willing to take a rest just to stay beside Jesus. At maraming beses na natin naranasan yan. Bago tayo umasa sa mga politiko, mga kapatid, magdalawang isip muna tayo. Bago tayo umasa sa kanila. No, no, bakit anong sabi? Lahat ng pangako, lahat ng promesa gagawin nila. Swerte kung mayroong matupad. Dahil pangako yun eh. But it is only God who can promise us, at siya lang ang may kakayanan na pwedeng gawin kung anong mga pangako na yun. So sa atin na mga tao, mga kapatid, napakasimple lang. Ano ang gusto nating piliin? Magtiwala sa ibang tao o magtiwala sa Diyos? Dito na tayo kay Jesus. Because He is there, He is willing to bring us home. No, God will elect us according to His mercy, according to His grace, and someday, yung election, yung pagpili niya sa atin, He will bring us into eternity. At walang makakapangako niyan, mga kapatid, kung hindi ang Diyos natin. No? Siya lang ang may kakayanan na gumawa. Yung mga politiko natin, kaya ba nila tayong bantayan 24 hours a day? No? Hindi nila kayang gawin yan. Pag tayong may nararamdaman, pag sinabi natin yung kanilang pangalan, meron bang mangyayari? No, pag wala tayong makain sa araw na ito, andyan ba sila para bigyan tayo? No, pag may kailangan ang anak, ang nanay, lahat, no, kaya ba nilang ibigayan? No, they cannot do that. Hindi nila kayang gawin yan. No, pero ang tao doon pa rin umaasa. No, kung ikaw may sakit, punta ka sa charity, Philippine Sweepstakes, punta ka dyan, punta ka sa PAGCOR, punta ka sa politiko, lahat, may promissory note, ilalagay nila, pero hindi lahat kaya nilang sagutin. But to our God, Jesus, lahat, mga kapatid, ng pangangailangan natin, no, yun yung sinasabi natin, tulog man tayo, gising ka man, no, every time, pwede kang makahigop ng maraming bakterya, pwede kang masagasaan paglabas natin dyan, but all these things, no, simply lang, saan tayo dapat umasa? Walang iba kung hindi sa Diyos natin, mga kapatid. Because He alone can do these promises. No, at wala nang iba pa. No, wala namang problema yun, boto tayo dyan. But we must fix and focus our mind in our God. No, dahil sigurado, pag tayo maglingkod sa Kanya, no, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ito ang sikreto ng pag-asenso ng tao. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Wala nang iba. Wala nang iba pa. Tayo, ilang beses tayong nakaranas, umpisa ng pagdating natin sa church, swerte makabili tayo ng burger. Burger. Burger, yun, but they're not. Umpisa the day, marami sa atin nung nakarating sa church na ito, swerte, makasakay tayo ng taxi. Yan ang katotohanan. No, that is why, mga kapatid, bago tayo makaramdam ng panghihina, bago tayo makaramdam na, Lord, parang ayaw ko na. Lahat ng ito, bago mo isipin yan, isipin mo muna kung paano ka inahon ng Diyos. Kung paano tayo inahon ng Diyos, mga kapatid.
Kung paano niya tayo pinili. Bago natin isipin na, Lord, ayaw ko na. Isipin muna natin kung ano ang nangyari doon sa cross. No, ano ang ginawa niya bago natin sa talikuran. No, ang hirap kaya maglakad. Ilang beses, ano, ako personally, ilang beses kong naranasan yan. Pupunta ka sa church. No, the heart is willing. No, but the pocket is not. Willing ang puso at kaluluwa na pumunta sa church, pero ang bulsa hindi willing. No. Kahit anong gawin mo, wala kang madukot. But our heart, everything, andyan sa loob, willing na pumunta. Pero nagpadaig ba tayo na hindi tayo makapunta? Hindi naman tayo nagparinig. No, sa kung kani-kanino, nung time na yun, wala pang GCash. No. Kung ngayon, wala kang pamasahe, ay swerte mo kung may GCash ka. Bakit? Brother, sister, pasensya ka na talaga. No? Baka pwedeng ganun pa. Ay, friend. No? Pamasahe lang, friend, papunta sa church. Pwede. Pero that time, wala. Our heart, our mind is willing. Our soul is willing to come to church. Yun yung sinasabi natin. Lahat pwedeng harapin para lamang makapunta sa church. And those moments, mga kapatid, yung tinatawag nating leap of faith, tama ba yun? Yung time na yun, yun ang maganda palagi. Dito sa moment na ikaw nagsasaya dahil may pambili ka na ng burger, may pambili ka na ng Starbucks, may pambili ka na ng cake, may pambili ka na ng ham, may pambili ka na ng sandwich, bunga na yan ng paglilingkod natin sa Diyos. No, ini-enjoy na natin yan, but remember, kung mayroon na tayong pambili, we must also be careful kung ano yung mga nabibili natin. No. The blessing of the Lord, it make it rich. And He added no sorrow with it. No. Kaya ng Diyos na ibigay yung mga biyaya natin sa atin. And He added no sorrow with it. Sino ang nagbibigay ng sorrow, mga kapatid? Walang iba kung hindi tayo. No. Andyan ang pambili. No. Parte ng Diyos, ibibigay niya sa atin. With all the promotion sa trabaho man, sa mga biyaya na hindi natin inaasahan, kusa na lang dumarating, maraming raven na lumilipad papunta sa atin. Pero ano ang instruction niya kay Elijah? Elijah, no? Anong instruction niya kay Elijah? Ang raven, yung grab, naka-address na yan, papunta dyan sa brokeret. No? No? Yung raven, naka-address sa brokeret. For 3.5 years, huwag kang aalis dyan. Dahil dyan darating ang grab. Dyan darating ang raven. No, yan ang instruction ng Diyos. No. Pandemic times will come. Huwag na huwag kang aalis sa church. No. No. Bakit mga kapatid? No. Huwag kang aalis o ano pa man. That is the instruction. Huwag kang umalis sa brokeret. Because doon pupunta ang raven every day, fresh food, fresh bread, ilalagay sa iyo ng Diyos yan, provided yung part natin, huwag kang umalis, just like today. Ano ang instruction ng Diyos? Huwag kang aalis sa church, huwag kang tatalikod, because all the blessings, all the raven, dyan dadapo sa church. No. At pag nangyari yan, mga kapatid, so mayroon tayong mga ideas. No, ay ayaw ko na dito. Andito pa rin, ang tagal na. No, Lord, bored na ako dito. Pero ang instruction, you stay there. No, dahil diyan binabagsak ang package. No, so pag diyan binabagsak, sigurado pag andyan ka, mayroon ka. But the day na ikaw umalis sa lugar na yan, remember, isa lang ang address na nilagyan ng Diyos. No. Isa lang ang instruction niya sa raven. Every day, hindi natin alam kung paiba-ibang raven ang bumabagsak dyan. Remember, but fresh bread every day. That is the wonder of it all. No, alam natin kung ano ang ugali ng raven. But even unto the most wicked man, pwedeng gamitin ng Diyos for our, no, sa ating kapakanan. Pwedeng gawin ng Diyos yan, mga kapatid. Provided, ano lang instruction niya lagi, huwag kang umalis dyan. Nung manatili ka lang, Lord, bored na ako, dyan ka lang. No, because we are predestined to be in heaven someday.
God choose us. Ano ibig sabihin ng chosen, mga kapatid? Ibig sabihin ng chosen, one who is in one who is the object of choice or divine favor. Chosen means an elect person, selected or marked for favor or special privilege. You have not chosen me, but I have chosen you. God has chosen us para lang wala. Hindi tayo pinili ng Diyos dahil lang sa gusto niya lang tayo piliin. God has chosen us for a purpose. And God has chosen us with a special privileges. No, right now, yung mga nakukuha natin, no, isipin mo yun. Lahat pwedeng gawin ng Diyos. No, number one, lahat ng needs natin, lahat ng needs ni Elijah, saan ang galing? No. Kaninong bakery nag-order ang raven para ipadala doon kay Elijah every day fresh? No, grabe na wonders yun. Pero pagpapakita lang yan, mga kapatid, that God is willing to use everything for our sakes. No, kayang gawin lahat ng Diyos para sa ating kapakanan, mga kapatid. No, because God elected us. No, yun ang ano ang sabi niya dyan, no weapon that is formed against thee. Pestilence, famines, persecutions, hunger, lahat ng ito, mga kapatid, wala yan, walang kakayanan yan na ilayo tayo. Nothing shall separate us from the love of God. No, minsan, spoiled na talaga tayo sa harapan ng Diyos. No, laging lugi ang Diyos sa harapan natin. With all the blessings, with all the air that we breathe, with all the oxygen that we breathe, pagdating sa gabi, Lord, thank you. Bang! Tapos na. Buti kung maka-thank you pa tayo. Pero yung oras natin sa Facebook, nung lahat, sa YouTube, lahat, no, hindi natin mabilang. No, lugi talaga si Jesus sa atin. But He is a long-suffering God. My thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways. The heaven is higher than the earth. So are my ways, my thoughts. Sabi niya, buti na lang, iba ako sa inyo. You are the most complicated creature that I've ever done. No? Kung pwede lang sabihin sa atin ni Jesus, kayo ang pinakakomplikadong nilalang na ginawa ko. No? Pero anong sabi niya? Kayo rin ang nilalang na nagbibigay ng saya sa aking puso. No? And Lord, we are so thankful for that, Jesus. We are so thankful for that, Jesus. We have nothing. Wala tayong kakayanan, wala tayong may offer na tayo ay piliin ng Diyos. Wala tayong may pagmalaki, wala tayong capability, kahit ano paman, wala tayo kagaya ng pagpili sa mga politiko. Wala tayo lahat niyan, mga kapatid. But it is God's decision na piliin niya tayo. At mabuti na lang ang Diyos natin, hindi natin siya pwedeng impluwensyahan pagdating sa pagpili. No, dahil kung ako pinili ng Diyos, tapos kung kaya nating impluwensyahan ng Diyos natin, halimbawa ako may galit, may sama ng loob sa kapwa ko, Lord, siya wag. No, nauna akong pinili eh. Lord, siya wag kasi talagang ano. Eh paano kung pinakinggan tayo ng Diyos? Baka walang matira rito. No, yung prayer nila ganun din, Lord, siya wag rin. No, kasi ganito rin siya. No, walang mangyayari, mga kapatid. But we are so thankful to God dahil ang desisyon niya, hindi natin siya naapektuhan. And His decision, thank you Lord for being a long-suffering God. Every time we think about it, Jesus, lugi ka talaga eh. Magkanong oxygen? No, minsan wala na. Minsan andyan na talaga pero magugulat ka. Lord, malapit na ang Sunday. Sana gumaling na ako. Lord, wag naman kasi hindi ako makapunta ganito. But we are so thankful pagdating ng Sunday. We're all alive. We're all kicking. We're all in good condition, mga kapatid. The things that God has given us. Now, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. Know you not that you are the temple of the living God? No, ano ang sabi ni Paul? Hindi nyo ba alam na kayo ang templo ng Panginoong Diyos? This is the temple of the living God. This is the kingdom of God. No? At kahit anong gawin natin, mga kapatid, no? Lahat ng klase ng inom,
no, kung umiinom ka pa ng alak or anything, lahat isalpak natin dyan sa katawan natin. Lahat ng inom, lahat ng klase ng pagkain, mura man o masarap, lahat isalpak natin dyan. It will not satisfy our soul. Because only the Holy Ghost can satisfy our soul. No, for the kingdom of God, yung temple of the living God, will only be satisfied by righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Again, God has given us a brand new life. No, iba ang dati, ang thinking natin, iba. No, yung attitude natin, iba. Dati wala tayong pakialam sa tao. Dati wala tayong consideration every time we speak. Wala tayong pakialam kung ang kapwa natin masaktan o hindi. Basta lang mailabas natin ang emosyon natin na yan, wala tayong pakialam. But the day that God has given us the Holy Ghost, we are baptized in the name of Jesus Christ, we repented from our sins, dito na tayo pumasok sa pagbago ng ating buhay. And this brand new life, kailangan natin hawakan ito, mga kapatid, na huwag na natin balikan yung luma. No, at kasama na dyan, righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. No. Ang Holy Ghost lang ang makakabigay niyan. Sa brand new life na yan, lahat andyan na yan. Binago na ng Diyos. No, ultimo, sa pananamit natin, binago na ng Diyos dyan. No. Sa amin ng mga lalaki, dati, kasi gusto mo, lalo na pag, no, gusto mo ipakita na ganito, tapos yung bibilhin mong damit, yung talagang fit na fit sa'yo, no, dahil para makita yung figure mo, yung muscle, no? Kailangan makita, no, tapos ganun ka doon. That is our old life. No, kailangan uminom ako, kailangan may sigarilyo ako, para ano, para siga ako, no, para macho ako. That is our old life. No, walang righteousness doon. Pag ang tao walang righteousness, there is no peace in him. If there is no peace in that soul, there is no joy in that soul. At lahat ng yan ang maka-offer lang, walang iba kung hindi Holy Ghost. And we are so thankful to God. Lord, thank you for this Holy Ghost that you've given us, Jesus. Thank you so much. No, because we are an example. Tayo na ngayon, we are the light of the world, we are the salt of this earth. Tayo na ngayon ang example, no, na iniwan ng Diyos dito. So lahat ng yan, pananalita, pananamit, no, sa mga babae, ganun din. No, the way they dress. No, ito. No, eh, sino bang mga nababastos dyan sa labas? No, yung kababaihan natin, pag sila nagsuot ng maayos, well-respected. No, pag sa labas, ang taas ng respeto ng tao. Pero yung dati nating kaluluwa, yung dati nating pagkatao, malayo ka pa lang, iba na ang tingin sa'yo. No, mayroon ng, may mga sipol-sipol na lahat. Dahil yung suot natin, anong tawag nila dyan? Short na nga, short pa. No, maikli na nga, maikli pa. So ano ang tendency? That is our old life. Pero lahat ng ito binago ng Diyos for us to become modest, for us to become, ano ang lahat, ang purpose nito, mga kapatid? Everything to glorify our God. No? No, lahat binago ng Diyos, pero hindi madali, because that is the fruit, yung bunga ng ating laman dati, ang gusto ng Diyos, binigyan niya tayo ng Holy Ghost, para yung bunga ng Holy Ghost, yun ang lalabas, at yung flesh natin na ito, unti-unting nawawala. Pero hindi madali, because there is an enmity between the flesh and the spirit. No, mayroong labanan lagi. Kaya nag-aaway lagi. Lord, gusto ko ito. Huwag mong balikan yung dati mong buhay. Yung dati mong ugali, huwag mong balikan. Dahil binigyan na tayo ng Diyos ng bagong buhay. Pero hindi madali. No, pero anong mangyari? Resist the devil and he will flee from you. No, kami na mga lalaki, normal sa amin magpaputol ng buhok. Pero huwag naman yung totally. Huwag naman yung buong-buo, kasi yung iba ang prayer, Lord, sana may tumubo pa. No. So sa atin naman na mahaba pa, yung saktong gupit lang. Pero sa mga kababayan natin, no, eh, hindi nyo yan ginagawa, yung ganun. Because it is your glory before God. No, at pag nangyari yan, na maputulan yan,
you are tawag diyan nagre-rebelde ka na sa Diyos pag nangyari yan. It is to glorify God. Kahit sa pananamit natin, no, kami na mga lalaki hindi kami nagpapalda. No. No, sa bahay hindi rin. No. Siguraduhin natin. No, yung mga closet natin, no. Ay, ang dami niyan, no. Pagsakay nung sasakyan, talagang ang takot namin, no. Talagang nakasando, laki ng katawan, pag-upo. Biglang umakyat yung isa. Hi, sister! Ay, iba ito. Mga buhay sa labas na hindi pwedeng mapakinabangan sa harapan ng Diyos. Mga buhay na nakakahiya sa harapan ng Diyos. And sometimes, galing tayo sa ganung buhay. But Lord, thank you for your patience. Thank you for your understanding. Thank you for being a long-suffering God, Jesus. Thank you, Jesus. No. And right now, no. Ano ba ang mayroon? No. Sa mga kababaihan natin, mayroon bang enmity dyan? No. Enmity between, no, between the measurement of our dress? No. Mayroon bang paglalaban dyan? No. Sigurado naman, wala na. No. Abang tayo naglilingkod, very simple na yan, mga kapatid. No. No, pag sinabing nasa atin na 'yan, alam na natin 'yan. No, kung paano natin ayusin. Because all these things is to glorify our God. At wala nang iba pa. So we say praise the Lord. So balik tayo mga kapatid sa verse 10 ng Isaiah. Daanan muna natin ito. Verse 10. For as the rain cometh down, and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. So shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void. Yan ang sabi ng Panginoon. But it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the things whereunto I sent. Thank you, Jesus, na kami isa sa nag-benefit nito. The day that we heard the word of God, narinig namin, hindi bumalik sa iyo, na nag-bounce lang ang word of God. Kung hindi, nung narinig namin ang word of God, na-action na namin. No, at sa action na ito, now we are here. We are serving God. We are so thankful to God for giving us the good health, for opening our understanding na maintindihan ang salita niya, at tayo ay nanatili na andito na naglilingkod sa Diyos. No. Ano ito mga kapatid? No. No. The day na makaisip ang isang tao, no, na Lord, ayaw ko na. No. Never think of it. Never entertain that kind of thoughts. Lord, nasaktan ako. Never mind. No. Pag nasaktan ka, tanungin mo si brother o sister, baka mas matindi yung kanyang naranasan kaysa sa iyo. No, pero ano ang nangyari? Never mind those feelings. No, dahil diyan tayo ilalaro na naman. No. No, maya-maya, no, wicked thoughts, no, unrighteous thoughts. No, lahat na lang andoon, simpleng bagay pero lumalaki nang lumalaki until the time ma-observe natin wala na tayong interest sa Diyos. At pag nangyari yan, mga kapatid, sino ang talo? Walang iba kung hindi tayo ng mga tao. John 14:12. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the work that I do, shall he do also. And greater works than this shall he do, because I go unto my Father. He that believeth on me. No. And whatsoever you shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. And if you shall ask anything in my name, I will do it. Ito, napakaklaro na message ni Jesus, mga kapatid. No, he that believeth on me. No. At maliban pa dyan, if you shall ask anything in my name. Ito yung sinasabi ko kanina na pag nilagay natin ang ating
pag-asa sa ating kapwa-tao, walang mangyayari. Because anything we ask in their name, nothing will happen. Kahit nanay natin, kahit tatay natin, kahit anong sigaw mo sa oras na tayo may pangangailangan, sa oras na tayo ay nakahiga, kahit anong sigaw mo, nay, 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 tay, ang sakit. Nothing will happen. Pero ano ang sabi ni Jesus? Sa akin kayo umasa? No, dahil sa pagtawag nyo ng aking pangalan, I will do it. No, without any price, without any cost. Ano lang, sabi niya, he that believe it on me. Sabi niya, ilagay mo ang tiwala mo sa akin, huwag sa politiko. No, huwag kung kani-kanino, sa akin mo ilagay. Dahil sa ganong paraan, pag tumawag ka sa akin, siguradong gagawin ko. Hindi niya sinabi dito, pag tumawag ka sa akin, ito lang ang pwede mong itawag sa akin dahil ito lang ang kakayanan ko. Wala siyang sinabing ganun. Pag binigyan ka ng politiko ng 500,000, 1 million, sa palagay mo, sa bulsa niya yan kukunin? Hindi yan sa sariling bulsa niya. Sa kaban, sa taxes na tayo ang nagbibigay. No, pero iba itong Diyos natin, mga kapatid. Kung ano ang pangangailangan mo, bibigay niya sa iyo. Kung anong pangangailangan mo, ibibigay niya sa iyo. Kung anong kailangan ko, ibibigay niya sa akin. Lahat tayo, kaya niyang ibigay kung anong pangangailangan natin. No, at hindi siya nauubusan, mga kapatid. Heaven is my throne and the earth is my footstool. No, whatever we need. No, and we must understand that God elected us para hindi manatili sa lugar na ito. Pinili tayo ng Diyos for eternity. No, doon sa langit, hindi tayo mag-aagawan ng upuan. No, hindi tayo mag-aagawan ng trono doon sa langit. Dito talagang nagpapatayan. Kahapon sa South Cotabato ba yun? Nagkagulo dahil nga sa preparation ng election, meron na namang gumugulo. No, lahat ginugulo, lahat nag-aagawan sa posisyon. Pero tayo mga kapatid, hindi natin kailangan mag-agawan sa harapan ng Diyos. We are all provided. No, at doon sa langit, ay ibang klase doon. No, dito, uupo ka 6 years, pagkatapos ng 6 years, wala ka na. For 6 years, you are powerful. But after 6 years, you are nothing. You are nobody. Sa 6 years na yan, you are somebody. No, but iba ito sa Diyos, mga kapatid. Before, in the eyes of Jesus, pag tayo pinili niya, we are somebody before Him. No, we are somebody sa harapan ng Diyos. No, na kung ano ang mayroon tayo, no, pag ang Diyos ang kumila, yun ang gusto nating mangyari. Di bali nang hindi tayo kilalanin ng mundong ito, basta tayo kilalanin ng Diyos. No, dahil pag nangyari yan, ipakialam natin. No, eh, wala ka naman eh. Okay lang. No, basta every time ako kikilalanin ng Diyos, ito ang concern natin. We are not concerned so much kung ano ang tingin sa atin ng mundong ito, kung hindi kung ano ang tingin sa atin ng Diyos. No, and with all these things, ang plano ng Diyos again, yung plano niya for us to be with Him in eternity. Hindi tayo magagawa ng pwesto doon, hindi tayo magsisiraan kung sino ang uupo sa pwesto because lahat mayroon tayong lugar doon sa langit. No, because God has chosen us into eternity. At tayo naman mga kapatid sa 1 Peter, ito patapos na tayo. 1 Peter Second Peter chapter 1. Daanan natin mga kapatid. Chapter 1, verse 4, last na ito. Chapter 4, verse 3. Chapter 1, according as His divine power hath given unto us all things that pertaineth unto life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises. Politiko, pangako na nga, tutuparin pa. So, but ang Diyos natin iba, mga kapatid, exceeding great, no, sobra-sobra na ito, exceeding na, great pa, precious promises, that by this you might be partakers of the divine nature.
No, sino tayo to become partakers of this divine nature? No, we are nothing before God. Having escaped the corruption that is in the world through lust. Verse 5, and beside this, giving all diligence, add to your faith virtue. No, and to virtue, knowledge. And to knowledge, temperance. And to temperance, patience. And to patience, godliness. And to godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, charity. No, for if these things be in you and abound, they make you that you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So hindi tayo tumitigil, mga kapatid, sa faith lang. Ano ang sabi niya? Pag may faith ka, dagdagan mo ng virtue. Pag may virtue ka, dagdagan mo ng knowledge. So lahat ng ito, mga kapatid, no? Hindi kailangan manatili tayo sa faith lang. Verse 9, but he that lacketh these things is blind and cannot see afar off, and had forgotten that he was purged from his old sins. Ibig sabihin, mga kapatid, hayaan natin na ang Holy Ghost gumana sa ating buhay. No? Dahil ang bunga ng Holy Ghost, andyan lahat. Long-suffering, meekness, temperance, love, charity, patience, faith, andyan ang bunga ng Holy Ghost. Sikapin natin na gumana ang Holy Ghost sa buhay natin. Verse 10, wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. Ito ang advice sa atin ni Peter. Bigyan natin ng halaga, no, yung pagtawag at pagpili sa atin ng Diyos, for if you do these things, you shall never fall. No, make your calling and election sure. No, dahil hindi lahat tinawag. Many are called, but few are chosen. But thank you, Lord, for calling us and you have chosen us. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. We praise you.